Good day mga Lord. So panibagong trade rumors na naman ang nagsi-circulate ngayon sa social media. Ito ay sa pagitan ng power forward ng Blackwater Bussing na si Troy Rosario at ang power forward din ng Merco Balls na si Cliff Hodge. So ayon ito dito sa naging post ng Pilipinas Hopes. Pero kung bago ka pa lang sa aking munting YouTube channel, bago tayo magpatuloy ay nais kong humingi ng like, share and subscribe. Maraming salamat. So ang Merco Balls nga ngayon mga Lods ay usap-usapan dito sa pagkakaroon ng mga trade rumors. Isa nga dito itong kanilang veterano at power forward na si Cliff Hodge. So matatandaan nga natin mga Lods na itong si Cliff Hodge ay ang number 4 overall pick ng Merco Balls way back at 2012 PBA rookie draft. So sa katunayan 12 years na siya dito sa Merco Balls. So ang Blackwater Bussing naman mga Lods ay tampulan palagi ito ng mga trade rumors dahil pagdating sa MVP groups itong Blackwater Bussing ang nagiging sandalan o sangkalan ng palitan ng mga players. So ngayon nga mga Lods, itong si Troy Rosario naman ang gustong ilipat papunta dito sa Merco Balls kapalit nga nitong kanilang veteranong si Cliff Hodge. So bagamat parehas nga itong veterano ng mga Lods, ngayon na ating pag-uusapan kung sino ang mananalo dito sa trade ng dalawang player na ito. So kung papansinin natin mga Lods, itong si Cliff Hodge ay 12 taon na dito sa Merco Balls. Ngunit ito nga mga Lods ay hindi pa nga siya nakakuha ng kampyonato. Pagamat marami na siyang mga individual awards na nakukuha dito sa Merco Balls, ang kanyang team na Merco Balls simula nang pumasok na ito sa PBE ay hindi pa nakakapag-kampyon. Sa katunayan niya mga Lods, ang Merco Balls ay way back 2010 nga ito nakapasok sa PBE nang ma-acquire nito ang prangkisa ng Santa Lucia Realtors at isa sa mga tatlong teams ito na hawak ng businessman icon na si Manuel B. Pangilinan kasama itong TNT Tropang Giga at saka itong Enlex Road Warriors. So ito nga mga Lods, ayon dito nga sa source ay medyo gusto nga ng Merco Balls magpahiyang muna dito at kanilang isusugal itong kanilang veteranong power forward na si Cliff Hodge dahil 12 years na nga silang magkakasama dito at hindi pa nga sila nakakuha ng panalo. So sa panayam nga nito nga inquirer.net na itong si Cliff Hodge ang gusto nga nito ay makakuha nga ng kampyonato ang kanyang kupo ng Merco Balls. Pero dahil dito sa umiikot nga na trade rumors regarding sa kanya, so baka itong si Cliff Hodge makapagkampyon sa ibang kupunan na. Dahil nga mga Lods, itong sinasabi nga ng PBE insiders ay magpapahiyang muna itong Merco Balls dito kay Cliff Hodge dahil nga hindi pa nga sila nakakuha ng kampyonato simula 2010 at itong si Cliff Hodge ay pumasok 2012 nga dito sa Merco Balls. So bagamat itong Merco Balls ay hindi pa nga nakakapag-kampyon, itong mga Lods ay nakapasok na ito ng 4 beses sa PBE Finals at medyo kinakapos nga lang itong mga Lods dito sa dulo. Kaya masasabi natin itong Merco Balls champion contender din naman itong mga Lods, kaya lang hindi pa nga sila nakakakuha talaga ng mailap na kampyonato para sa kanilang kupunan. Kaya itong si Cliff Hodge, so antabayanan natin mga Lods kung magkakatotoo nga itong trade rumors o mapapanood natin ito by the next season itong si Cliff Hodge sa ibang jersey na nga hindi na nga itong Merco Balls. So alam naman natin mga Lods, wala naman tayong maki-question dito kay Cliff Hodge dahil dito nga sa ongoing PBE Philippine Cup sa kanyang 35.2 minutes na paglalaro ay nag-a-average siya ng 7.6 points. Meron siyang 7.8 rebounds. Meron siyang 2.8 assists at saka 1.4 steal sa itong ongoing PBE Philippine Cup kung saan dalawa pa lang ang kanilang panalo sa tatlong talo. Kaya ngayon mga Lods, itong si Cliff Hodge kung magkataon ay mag-fit kaya ito dito sa Blackwater Bussing. Maubaka naman itong si Troy Rosario na ang inaantay ng Blackwater ng iniwi ng
Miracle Boards para magkampyon, dahil itong si Cliff Hodge nga sa tagal nilang magkakasama ay parehos sila hindi pa nga nakakuha ng kampyonato. So maganda ang additional din naman mga lords itong team. Sa tingin natin fair trade lang itong dalawang player na to. Pareho power forward at pareho rin na mayroon shooting sa labas at saka may depensa. So si Troy Rosario naman mga lords, alam natin na malapit na nga itong mag-expire ang kanyang kontrata dito sa Blackwater Bossing, at alam din natin na itong si Coach Jeff Carriazo ay aware dito sa katayuan nga nitong si Troy Rosario dito sa Blackwater Bossing, dahil kamakailan nga ay umuugo nga itong trade pa rin kay Troy Rosario na mapupunta nga ito either dito sa San Miguel Vermin or TNT Trupang Liga. Pero ngayon mga lords, medyo nagbago na naman ang ihip ng hangin, papunta pa rin dito sa MVP groups, ngunit dito naman sa Miralco Balls. So kung itong si Troy Rosario ay mapupunta dito sa Miralco Balls, magpapalit sila ni Cliff Hodge. Sa tingin ba natin mga lords, ito na nga ang inaantay ng Miralco Balls para makakuha ng kampiyonato itong si Troy Rosario. Sa si Troy Rosario naman mga lords, 32 years old pa lang ito. Ito nga ay forward at saka sentro ang nilalaro nito. Sa katunayan nga mga lords, itong si Troy Rosario sa kanyang minimum na 33.4 minutes na paglalaro ngayong ongoing PBA Philippine Cup ay nag-a-average ito ng 16.8 points. Mayroon siyang 6.4 rebounds, 2 assists at 0.8 steal dito sa Blackwater Bossing. At itong mga numero nga ni Troy Rosario mga lords ay nakapagbigay na nga ito ng tatlong panalo sa limang laro ng Blackwater Bossing ngayong PBA Philippine Cup. Kaya ngayon itong si Troy Rosario tampulan sa trade rumors, dahil nga nakitaan nga ito ng mga kupunan na bumalik na nga ang dating si Troy Rosario sa larangan ng kanyang paglalaro. Dahil nung naglalaro pa nga ito sa TNT Trupang Giga ay gutugay nga rin itong si Troy Rosario. Kung kinakailangan niyang pumuntos ay nabibigyan nga nitong si Troy Rosario ng puntos ang kanyang kupunang TNT Trupang Giga way back nung hindi pa ito na iti-trade papunta dito sa Blackwater Bossing. Kaya ngayon mga lords, walang imposible na itong si Troy Rosario at saka si Cliff Hodge ay makikita natin na magpapalit na naman ng jersey ito sa kanilang panibagong team, kung sakasakaling matuloy nga itong trade rumor. So anyway mga lords, disclaimer lang, lahat ng mga information na itong mga lords na nakalap natin ay pawang mga trade rumors pa lamang. Wala pang final ito nga mga lords kung ito nga ay magkatotoo or hindi magkakatotoo in the near future. So sa ngayon nga mga lords, ito nga yung nagsisirculate sa social media patungkol na naman ulit dito kay Troy Rosario at kay Cliff Hodge. So antabayanan natin mga lords kung ang lahat ng ito ay mangyayari ba sa susunod na season or itong pagtatapos ng PBA Philippine Cup or this ongoing PBA Philippine Cup. So katulad nung sinabi natin, lahat ng ito mga lords ay pawang mga trade rumors pa lamang. So anyway mga lords, kung ano ang iyong mga komento at suggestion dyan, iwan nyo lang sa baba. Kung maaari ba itong mangyari ay magiging fair trade ba ito para sa dalawang kupunan dito sa PBA. So i-comment nyo lang dyan sa baba. Maraming salamat. God bless you all. Bye bye.